fucking truck. Yo! Jum! What's up sa inyo mga kalokotsero, no? It's me again, Louis TV nga na naman pala to, no? Another day, another vlog, no? Welcome sa akin channel mga kalokotsero and welcome sa season 2 ng aking vlog, no? And for today's video, pag-uusapan natin yung isa sa pinakasikat, no? Kasama siya sa top 10 ng mga scooter na sikat ngayon, 2020 at sikat dito sa Pilipinas, no? So, gawa siya ng Suzuki, no mga kalokotsero. So yun, kung bago ka lang dito sa akin channel at kung bago ka lang nanonood dito, huwag mong kalilimutan na i-hit yung subscribe button dyan sa baba at i-turn on na rin yung notification bell para like kang ma-update sa aking video kasi naglalabas ako ng video every other day or every day basta meron akong content na maisip about sa motor, no? So i-hit mo na yung subscribe button dyan sa baba, i-turn on mo yung notification bell, samahan mo ako sa akin channel, samahan mo kami ng aking mga kalakotsero. So yun, pag-uusapan natin ngayon is ay isang scooter na gawa ng Suzuki. Ito ay ang Bergman 400cc, no? So, ayun. So, ayun, no? Marahil hindi nga siya ganun kaingay, no? Na meron na nga netong Bergman 400cc dito sa Pilipinas, no? Dahil siya ganun sumikat, no? For me. So, wag natin kalilimutan, no? Na ang Suzuki ay isa din sa pinaka-sikat na brand pagdating sa mga motor, no? Isa din sila sa mga brand na nilalaban sa malalaking racetrack pagdating sa mga motor nila. So, hayaan natin pag-usapan ng kanilang scooter, no, ang kanilang mga maxi scoot, lalo na to itong Bergman 400cc kasi para sa akin isa to sa pinakamagandang scooter na ginawa ng Suzuki, no, na kaya din niya makipagsabayan sa mga sikat na scooter ngayon dito sa Pilipinas, no, mga kalokotsero. So stay tuned, no, mga kalokotsero, pag-uusapan natin yung kanyang features, specs, no, at saka yung kanyang forma. So ayun, panoorin muna natin itong maiksing video o maiksing advertisement dito sa Bergman Suzuki 400cc. So ayun, no, base naman sa napanood natin is hindi naman natin talaga maikakaila na maporma at maganda rin tong pagkakagawa ng Suzuki dito sa Bergman 400 na to. And hindi mo rin maikakaila na pagdating sa looks eh may itatapat din siya dun sa mga sikat natin na mga maxi scoot ngayon katulad ng mga T-Max at saka ng mga X-Max at saka ng mga XADB, no. So kaya rin niya makipagsabayan pagdating sa looks kasi ano, elegant din yung kanyang itsura, no, at saka medyo futuristic din siya. So basahin muna natin yung kanyang mga specs, no. Meron ulit tayong kodigo ngayon, no, para sure tayo sa sinasabi natin at
para yung mga basher natin dyan, eh, hindi sabihin na naghuhula lang tayo sa sinasabi. So, kunin ko muna yung code ko, kunin ko muna yung kaibigan ko na si Google ng mga kalokotsero, and basahin natin dun yung kanyang mga features and specs. So, ayun. Wait lang, kunin ko lang na. So, ayun, no. Bigyan ko lang pala kayo ng konting insight about sa motor na to. So, hindi pala to bago, no. Matagal na siyang nilaunch o nirelease dito sa Pilipinas, no. Actually, meron na siya nung 2018 pa, no. 2018 pa to, nandito na to sa Pilipinas, no. So, hanggang ngayon, no, nakikipagsabayan pa rin siya dun sa mga bagong labas na mga Maxi Scoot. At isa pa rin siya dun sa pasok na top 10 na magagandang Maxi Scoot dito sa Pilipinas. So, sadyang wala lang talagang masyadong tumangkilik, ano. Para sa akin siguro kasi mas sumikat yung ibang brand, no. Pero, i-considered pa rin natin to once nabibili tayo ng mga Maxi Scoot na ang displacement is 400cc, kasi hindi kayo magsisisi once na sinama nyo o kinonsider nyo tong Maxi Scoot na to, kasi napaka the best talaga pagdating sa mga features and specs, no. So, basahin na natin, mga kalakotsero. So, ayun, no, basahin na natin. Hawak-hawak ko na yung code ko natin, no. So, kumuha tayo ng data kay kaibigan Google, no. So, pag-usapan natin yung kanyang styling, no, yung kanyang looks, no, pagdating sa looks, no. So, ano nga ba yung sabi dito? So, ito. The Bergman looks like any other Maxi Scoot on the market. A wide butt J-Lo would be proud to accentuate the sporty lines up front where the front pairings meet the wide footwell. So, ang sabi dito is, hindi naman siya talaga nagkakalayo, no, sa ibang mga Maxi Scoot na sumikat ngayon, kahit nakita rin naman natin din sa napanood natin, talagang kamukha din siya ng mga ibang scooter na sikat ngayon dito sa Pilipinas, na mga kalakotsero. Lording over the other bikes on the road, there's no mistaking this scooter for anything less than long-range cruising two-wheeler. This is a bike that would be look right at home sitting outside your house or park in a building motorcycle parking lot. So, ang sinasabi dito is, katulad nga ng ibang mga Maxi Scoot, no, komportable rin siyang gamitin sa mga long ride, no. Pwede mo rin siyang gamitin sa long ride kasi meron siyang malapad na upuan. At ang sabi dito is, once na ginamit mo ito sa long ride, para ka lang din nakaupo sa sopa sa inyong bahay, o para ka lang din nakaupo sa isang malaking Maxi Scoot na nakatambay, no. So, yung feeling mo dun sa ibang mga Maxi Scoot, so, ganun din siya, no. Very comfortable din siya, mga kalakotsero, no. So, pag-usapan naman natin yung kanyang saddle, no. So, hindi ko na ito babasahin lahat kasi medyo mahaba, no. So, piliin lang natin yung mga importanteng bagay na dapat nyo malaman. So, straddling the bike, the first thing that strikes you in the weight, no. So, medyo may kabigatan nga daw siya, no. Ang kanyang timbang is 215 kg. This scooter weighs more than most other bikes in the road. Mabigat talaga siya, no, mga lakotsero. So, para sa akin, required naman yun bilang sa isang scoot na merong 400cc na displacement, no. So, kailangan na mabigat talaga yung bike mo kasi sa sobrang bilis nito, hindi naman pwede yung magaan yung bike mo kasi baka kalipa rin ng hangin pag dinaan mo siya sa mga South Super Highway, no, sa mga malalaking mga expressway, no. So, required yun once na mataas yung displacement mo. Required na mabigat din yung bike mo, no, mga lakotsero. So, ang sabi din dito, mga lakotsero, is meron siyang malaking packet sa harap, no. So, yun yung kalimitin na hinahanap natin sa isang motor, kung meron ba siya ng packet sa harap para mapaglagyan natin ng mga documents or mga tubig or payong. So, sabi dito, no, meron siya, no, malaki at kaya mong paglagyan ng mga importanteng gamit like ng tubig, ng mga papeles. Pero, may sinabi siya dito na yung pintuan o yung takip ng mismong packet niya, yung packet kasi nito is merong takip katulad nung sa Aerox, katulad nung sa lalabas ngayon na NMAX 2020. No? So, ito, dalawa siya, may takip pareho. Pero, ang sabi dito is, yung kanyang takip daw is medyo quite cheap. No? So, yung ginamit na materials is medyo malutong daw. So, pinangangambahan nila na baka pag nabangga ito o baka pag nasagi ito is mabasag. So, yun lang yung kanyang sinabi dito. No? Medyo cheap nga daw yung takip ng kanyang package sa harap. So, ayan, mga kalakotsero. So, ayan, mga kalakotsero. No? So, punta naman tayo sa kanyang engine performance. So, ito, basahin natin. So, sabi dito, the Bergman is powered by 400cc 4-stroke single cylinder with double overhead cams. It puts out around 30.5 horsepower at 6,300 rpm and 36 Nm at 4,800 rpm. So malakas na rin siya, no, for me. Talagang maganda na rin yung makina niya. So may ipapalag na rin siya sa mga ibang Maxi Scoot. So continue natin yung pagbasa. It may not sound like a lot, but when paired to a CVT, the Bergman can hold it help up the highway speed in no time. So, mas makakatulong pa raw siya kasi naka-CVT. So, parang nakakatulong pa yung CVT sa kanyang performance, no. So, yun, no, pagdating nga sa kanyang power, hindi naman natin maikakaila, no, na
Katulad din siya ng mga Maxi Scoot na ngayon na nagsisipaglabasan, no? Kaya na rin makipagsabayan sa X-Max, no, ng Yamaha, kaya din niya makipagsabayan sa XADB ng Honda, no. So kahit na 2018 pa siya nilabas, no. So sa mga napapanood ko, kasama pa rin siya dun sa top 10 na mga famous na scooter, no, na kailangan mong i-consider once na bibili ka ng mga 400cc displacement. So ayun, para sa akin, astig or pasok na yung kanyang engine, no, yung pagiging malakas ng kanyang engine is pasok na yun para sa akin, para i-consider mo siya sa pagbili ng mga 400cc displacement na mga scoot. So ayun, mga kalapatsero. So isa sa pinakahinangaan ko talaga dito at hindi ko akalain na ilalagay ng Suzuki to sa isang motor pagdating sa kanyang brake. So basahin natin dito, mga kalapatsero. So makinig kayo maayos, no, mga kalapatsero. Suzuki Grace, the bike with a large 15-inch front wheel will larger than other scooter at least, which help is tackle road imperfection a lot better than other 80 scooter with much smaller wheel. So malapad daw yung gulong nito kung ikukumpara mo sa mga ibang mga scooter. So para sa akin, sa ganun kabigat na motor tapos 400cc pa, so required talaga na mas malapad yung gulong mo. So good sa Suzuki kasi nilagyan nila to ng malapad na gulong, which is maganda siya pag ginamit mo nga sa cornering. So mas maganda yung medyo may kalaparan yung gulong niya. So ayun, mga kalapatsero. So ito, pakinggan nyo, at ito yung hinangaan ko talaga dito sa motor na to, no. Ito yung hindi ko akalain ilalagay ito ng Suzuki, no, mga kalapatsero. Braking is good and confidence inspiring with twin 260mm front disc and 210mm rear disc brake. So ayun, no, mga kalapatsero. So para sa akin, no, astig siya kasi ginawa ng Suzuki na dalawa yung kanyang disc brake sa harapan, no. So dual yung kanyang preno sa harapan. So left and right nung gulong sa harap meron siyang disc brake. So para sa akin, napaka-astig nun kasi for me, first time ko lang na laman na meron palang ganung motor, no, na dalawa yung kanyang disc brake sa harapan. So ayun, astig lang para sa akin, no. Siguro nilagay nila yon kasi nga mabigat yung motor tapos 400cc pa yung kanyang displacement. So para sa akin, astig yon. Dun pa lang eh, panalo na tong Maxi Scoot na to, no, mga kalapatsero. So continue natin, mga kalapatsero, no. The bike has ABS as a standard which just make it more usable in adverse weather condition. The ABS is feature that should be made the norm across all two-wheeled machine. So front and rear yata nito is naka ABS na, which is maganda kasi very important 'yon para sa isang motor na mabilis o 400cc na meron kang ABS para hindi mag-slide, lalo na kapag yung mabigat nga yung motor mo. So hindi siya mag-i-skid yung gulong mo o hindi ka mag-i-slide, so once na may ABS. So very importante yun, no? So approved din sa Suzuki, no? So good job sa inyo na nilagyan nyo rin ng ABS tong scooter na to. So ayun, mga kalapatsero. So pag-usapan naman natin yung mga extra features niya na nilagay ng Suzuki, na meron din ako isa na hinangaan dito sa kanilang nilagay na extra features dito sa motor na to, na akalain natin na sa kotse lang meron, pero meron din pala sa Suzuki Motors, no. So astig kasi nilagay ito ng Suzuki sa motor na to, and yun yung para sa akin is nagpastig sa kanyang sobra. So basahin natin yung mga extra features niya. Being a scooter, practicality is the name of the game here. Inside one of the glove box is a 12-volt power outlet. So meron siya nung power outlet na kung saan pwede kang mag-charge, no. So very important yan kasi once na naglo-long ride ka, pwede kang mag-charge ng cellphone mo o ng mga camera mo doon. So lalo na sa mga Grab driver dyan na gumagamit ng mga cellphone. So ayun, pwede rin silang magsaksak doon. So ayun. So ito, basahin ko to yung pinaka-the best na nilagay ng Suzuki sa bike na to, no, mga kalapatsero. The bike also comes with a handbrake, no, mga kalapatsero. So scooter, no, pero meron siyang handbrake, no, na akala natin is sa kotse lang siya meron. So pati dito sa scooter ng Suzuki, nilagyan nila ng handbrake. So para sa akin, no, parang napaka amazing naman yon, tsaka unique, no, kasi merong handbrake yung scooter mo. So very important ngayon na magkaroon ka ng handbrake kasi mabigat yung motor. So once na pinapark mo siya sa mga naka-incline, so importante yun na meron kang handbrake para hindi dumulas yung gulong mo. So yun, mga kalapatsero. So yun, no, mga kalapatsero. So yun yung mga katangian ng Suzuki Bergman, no. So kung gusto nyo pa na mas malalim o mas detailed na explanation about doon is punta lang kayo kay kaibigang Google, search nyo yung Bergman Suzuki 400cc, and then nandun lahat yung mga sinabi ko sa inyo, and baka mabasa mo rin. So hindi ko na siya binasa ng buo kasi hahaba tayo. So ikaw na lang bahala magbasa kung gusto mo pang mas detail. So yun, no, para sa akin, no, so the best talaga siya na scooter, no. So for me, no,
deserve naman niya na isama talaga sa top 10 ng best scooter dito sa Pilipinas na Maalo Kachoro, kasi meron siyang 400cc na displacement, no? So mabilis na rin. So pagdating sa kanyang engine, talagang maganda na rin yung performance, no? Maganda na rin yung nilagay na engine o na makina ng Suzuki, kasi alam naman natin once na Suzuki rin ang gumawa is solid din pagdating sa makina. So yun, so ang nagpahanga sa akin talaga dito sa scooter na to is yung meron siyang dual disc brakes sa harapan, no? Tapos both ABS pa. And ang kagandahan dito, no, mga kalakotsero, meron siya nung handbrake, no? So para sa akin, napaka-amazing na isang scooter magkakaroon ng handbrake. So ayun lang, mga kalakotsero, no? So sana may nakuha kayo. So like I said, no, kung gusto nyo ng mas detail, punta lang kayo kay kaibigan Google, tapos i-search nyo yung specs pa neto, no, mga kalakotsero. So that's it for today, no, mga kalakotsero, and sana meron kayong natutunan, sana may nag-enjoy kayo sa video ko, sana may nakuha kayong aral, no? So susunod natin na video dito is ipapakita natin yung kanyang kuya naman, no? So meron pala siyang kuya na nilabas na rin ng Suzuki, no? Na meron na rin ito dito sa Pilipinas. Ang alam ko mas nauna pang ilabas yung kanyang kuya bago tong bunso na to. So abangan nyo next vlog, no? So ipipictures din natin yung motor na yun, no? So sana nag-enjoy ka, sana may natutunan ka. So kung bago ka lang dito sa akin channel, no, na nanonood, hit mo na yung subscribe button dyan sa baba, no? At i-turn on mo yung notification bell, kasi baka isa ka sa manalo ng Lakwatsero shirt at baka isa ka rin sa mabigyan ng Louis TV sticker. So kung mong kalilimutan, ay hit yung subscribe button dyan sa baba, i-turn on mo yung notification bell, samahan mo ko, samahan mo kami ng mga kalakwatsero ko, no? So ayun lang, no, that's it for today, mga kalakwatsero. Stay safe, ride safe sa mga motorista natin dyan, no? Stay at home pa tayo ngayon kasi meron pang COVID, no, mga kalakwatsero. So that's it, peace.